Hello po. Hello po. Nasaan na po ba tayo, mama? Okay. Lahat. Ay, para isang ano na lang, para isang bagsakan. Kwento. Ah, sige. Ito ang wetland number 6. Na dati-rate, punong-puno ito ng mga informal settlers. No, dito na yung kubeta nila, dito na lahat, puno-puno ng basura. Mahigit 100 pamilya yon na nailipat na natin sila para ma-rehabilitate itong wetland. No? So ngayon, merong korporasyon na nag-adapt nito para mag-rehabilitate yung Boracay 2B Corporation kay Lucio Tanyon. Re-rehabilitate nito sa loob ng 3 taon, tapos ibabalik ulit sa gobyerno. Yan, so parang in-adapt nila yung wetland. Saan napunta yung 100 families na yon? Yung iba doon naging agrarian reform beneficiaries. Nasaroon sila ng lupa. Pwede dito sa may Sitio Angol. Doon na relocate yung iba. Yung iba naman sa mainland. So yun yung kwento nitong wetland number 6. Nakita nyo sa pictures kanina sa video, di ba? Yung iniba namin to siguro sa loob ng 2 taon. Para mapaalis yung mga informal settlers. So ito yung Ati Village na pwede nyo balikan bukas kung gusto nyo mag-interview ng mga IT. Ati, ang tawag nila dito Ati. Sa atin, Aita, di ba sa Luzon? Dito Ati. Yan, Ati Village yan. Tapos yung lupa nila na yan, kanila na rin yan. CADT ang tawag doon. Certificate of Ancestral Domain Title. Ito, nabigyan din ng lupa yan, mga 7 lots na i-grant ni Presidente Duterte during his term. Kasi diba nagsabi si Presidente, i-land reform nyo yung Boracay, bigyan nyo yung mga dapat magkaroon ng lupa. So nakakuha ng lupa itong IP group natin sa tulong ng pamahalaan. So kung pwede nyo silang balikan, mag-interview kayo ng mga IP groups dyan bukas kung gusto nyo. So yung mga bahaya nila to, Ati Village yung tawag nyo. So tinatayang ilang family po yung nandyan, ma'am? Siguro mga 50 plus families itong Ati. Sila yung mga original dito sa Boracay. Tapos because of overdevelopment, sila yung nataboy sa sarili nilang lupa. Naiwan na lang sila dyan. Hanggang dyan, pinapaalis sila. Pero naipagtanggol sila ng gobyerno. Meron sila ngayong 2 hectares na kadti. Tapos bigyan sila ng mga siguro 10 hectares na agrarian reform lots. Oh, galing. Okay. So, meron din pong ibinigay na livelihood, ma'am, sa kanila. O, tuloy-tuloy yung livelihood. Tinutulungan sila ng, alam ko, Dole. Meron din sila sa DAR, meron sa DTI. Mga maliliit na livelihood projects. Pero makikita nyo, ma'am, dyan, nung na-clear namin to, yung isang portion na ginawa nilang maliit na fish pond para sa kabuhayan nila. Mm-hmm. Ayun. So, dadagdagan pa ito siya, ma'am, ng ano? Tawag dito, yung bakawan. Oo, tinaniman to ng dagdag na bakawan. Mamaya pag-ikot natin doon, ito tayo eh, palabas din tayo ng main road. Makikita nyo, magsimula na sila Lucio Tan na gumawa ng boardwalk. So later on, pag na-develop to, magiging tourist spot siya. May boardwalk dito sa buong paikot ng wetland. Mm. So nakita nyo yung sinabi kanina ni Yusek Ben, yung wetland, parang siyang basin. Yes. Ito may kinukuhin natin yan, sinilinis bago. Ito na yung dagat natin eh. Nandito tayo sa Bulabong Beach. Ito yung back beach kung tawagin. Uh-huh. Alam nyo yung white beach, di ba? So ito yung back beach. Mm. Ayun. So maraming salamat po, ma'am. So ito mga kabayan, ito nga yung beach. Pwede kayo mag-shot-shot dyan. Napakinggan na po natin yung about po sa kwentong pangkamalayan dito sa wetland. Ayan, makikita nyo po. Silipin natin po lahat po yung mga... Ayan. Ito yung Ati na kung saan ang tinatawag sa Luzon ay Aita. Dito naman ang tawag ay Ati. Ayan, ito yung mga sinaunang tao. Sila yung pinakaunang tao dito na dati daw pinapalaya sila. Nawalan na sila ng lupa dahil kay Pangulong Rodrigo Duterte, binigyan sila ng mga lupa. Ayan, bahay at lupa. Ito yung tinatawag na Ati Village o sa mga Aita. Tapos binigyan, may mga livelihood din sila. Then binigyan sila ng isang sapa na kung saan po ay
yun ang kabuhayan nila. Ito po yung Boracay Beach natin sa kabila. Ayan. Ito yung back beach, no, na sinasabi. Ayan, ito yung part na yan. Ito yung binigay na lupa para sa kanila. Ayan. Tapos dito, yun nga, paulit-ulit tayo. Silipin natin yung gilid niya ng wetland. Ayan. Ito naman po yung wetland na tinatawag na dating basurahan at punong-puno ng basura talaga. At lahat ito ay talagang napuno ng basura dati. Ayan, pasilip natin kung ano yung pagbabago po, no? Na tapos. Ayan, ito po. Ito na po siya ngayon. Dating basurahan na punong-puno po ng maraming-maraming informal settler. Ayan, o sabi nila illegal settler, basta yun na po. Informal settler, halos 100 families ata yung sinabi ni ma'am kanina. Check nyo na lang po kung may mali. Ayan, correct me if I'm wrong. Ngayon, yung mga pinaalis naman po dito na informal settler, may nabigyan naman na sila ng magandang tirahan o bahay na ilipat na sila, na i-relocate na po sila. Ayan, ito ngayong may heritage talaga, no? Ito yung tinatawag na, sabi nila, kidney, na punong-puno po ng basura. Ngayon, ito ay may isang negosyante na malaki, Lushutan, at inadapt nila to na i-rehabilitation at i-transfer din kalaunan sa government. Ayan, ito inadapt po ng Lushutan Corporation o ayan, sa tatlong taon rehabilitation to. Ayan, ililinisin at ayusin, papagandain. Ayan, punta na tayo dito sa may mga bahay ng mga Aita. Ayan, ang ganda. Ito yung grabe, puro pink yung kulay pink yung parol nila. Ayan, diba, may pinagawa na po. At kung sa Luzon ay tawag ay Aita, atin naman tawag dito, no? Ito yung pinagawa sila na house and lot, lupa na pinagawa para sa kanila, kabahayan nila. Grabe, no? Ayan, iikot natin. Hindi po na natin sila may interview sa ngayon. Nandiyan sila sa mga kabahayan nila. Ito yung pinaka entrance niya. Siguro subukan natin. Kaya pala kulay pink yung parol, mga kababayan. Ayan, ito yung Maruyong Pagdukha Ati Komunidad. Ito po yung isang barangay na po siya, no? Ati Komunidad. Ayan, naging isang barangay na siya. Dati kasi, di ba, katulad ng sinabi ko kanina, sila yung original na nakatira dito sa Boracay, na kung saan pinapalayas na rin sila, pinapalayo, tinanggalan ng karapatan. Ang ginawa ng ating Pangulo ay binigyan ng buhay o binigyan ng karapatan, binigyan ng location, binigyan ng tawag dito ng bahay at lupa. Ayan, hindi natin masilip, nakasaray, baka bawal pumasok. Puro ay tapalay na sa loob nito. Pero hindi natin masilip. Pwede pumasok? Hello po. Hapon. Ayan, kumusta naman po kayo at nirelocate kayo dito ng ating Pangulo?